ay sa'yo, Santissima Trinidad. Nagpupurit, nagpupugay sa'yo, Santissima Trinidad. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, isang Diyos na totoo, wagas, dalisay at tunay. Nagpupurit, nagpupugay sa'yo, Santissima Trinidad. Nagpupurit, nagpupugay sa'yo, Santissima Trinidad. Mga kapatid, simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating pananampalataya ay nakaugat sa katotohanan na mayroong iisang Diyos sa tatlong persona. At tayo ay ipinangalan sa tatlong persona nung tayo ay bininyagan. Magpasahanggang ngayon sa mga sandaling ito, tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Kaya't ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng banal na santatlo o ang banal na Trinidad. Humingi tayo ng awa at patawad sa ating Amang nasa langit sa mga pagkakataon na tayo ay nawalan ng tiwala sa ating iisang Diyos. Gayun din, ihingi natin ng kapatawaran ang nagawa nating pagkakasala sa ating kapwa-tao. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunji ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mag-aaw
alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwaga ang dakila sa sangkatauhan. Sa panampalatayang aming ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, tumapya si Moises ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal
at maluwalhating pangalan, nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumain yung lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikiisa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dakila ang Amang mahal, Anak Espiritong banal, noon, ngayon, kailan pa man. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusaha ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Ngayon ang araw ng kadakilaan ng Diyos, sapagkat ngayong araw na ito ng Linggo ay ating muling kinikilala ang tatlong persona sa isang Diyos, ang Santissima Trinidad, ang Banal na Santatlo, ang kinikilala nating Ama, Anak at Espiritu Santo, tatlong persona sa isang Diyos. Mula pagkabata natin, nung tayo maisilang sa pananampalataya, hanggang sa pang-araw-araw nating buhay, lagi nating tinatawag ang Banal na Santatlo. Lagi nating ipinapangalan sa kanila ang mangyayari sa atin. Ipinagbibigay alam natin sa kanila ang nais natin at ipinagkakatiwala natin sa kanila ang lahat sa tuwing tayo'y magdarasal ng sangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At marapat lamang na sa araw na ito ay bigyan natin sila ng papurit pa salamat, bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Hindi natin malulubos ang pangunawa natin sa Diyos. Sapagkat sabi nga ni Santo Tomas de Aquino, anumang bagay na alam mo at nalalaman mo, nakatitiyak tayong hindi ito ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay higit pa sa bagay na pwede mong malaman. Ito ay higit pa sa isang katotohanan na maaari nating malaman sapagkat hindi natin kayang pagkasyahin ang kahiwagaan at katotohanan ng kanyang pagka-Diyos sa ating sariling isip lamang. Ngunit dahil ang Diyos ay mabuti, patuloy niyang ipinapahayag ang kanyang sarili sa atin sa maraming pagkakataon. Hindi maaaring hindi natin makilala ang Diyos sapagkat siya mismo ang gumagawa ng mga pamamaraan upang siya'y unawain, upang siya'y ating maintindihan, upang atin siyang makilala na kaya ng ating isipan upang sa gayon kapag nakilala natin siya ay matutunan natin siyang mahalin. At kapag natutunan nating mahalin, matutunan din natin siyang paglingkuran. Hindi ba't ganito ang nangyayari kapag nais nating magmahal ng isang tao? Inaalam natin kung sino siya, kung ano ang kanyang interes, kung ano ang kanyang mga hilig, kung ano ang kanyang pangalan, kung saan siya nakatira, kung paano siya masusuyo. Nais nating alamin kung ano ang meron sa kanya upang lubusan natin siyang mahalin. At sa sandali na tayo sigurado na at tiyak na mamahalin natin siya, ito'y atin ang paglilingkuran. At umaasa tayo na ang ating paglilingkod sa kanya'y hanggang wakas, hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Ganyan ang tunay na pagmamahal. Inaalam mo kung sino siya. At ang pag-aalam mo sa kung sino siya, ay uuwi sa tunay na paglilingkod. Kaya naman ganun ang Panginoon. Isinugo niya sa atin ang kanyang bugtong na anak upang lubos natin siyang makilala. At kapag tinanggap natin siya at nakilala natin, lubos natin siyang mamahalin. At kapag minamahal natin siya, hindi maaaring hindi natin siya paglingkuran. Siguro tatanungin natin, Father, paano ba nagpapakilala ang Diyos na hindi naman natin nakikita? Maraming pagkakataon, sa maraming pamaraan, unang-una, sa kanyang mga ginawa. Ang Panginoon ay nagpapakilala sa iyo sa pamamagitan ng ginagawa niya sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng ginagawa niya sa pang-araw-araw mong buhay, nagpapakilala siya sa kanyang mga ginawa, sa kanyang mga sanglilikha, sa kanyang mga ginawa sa mundong ito. At sana ang lahat ng magandang nakikita natin sa mundong ito ay nagpapakilala sa atin kung gaano kabuti ang Diyos. Ano ba yung kanyang mga nilikha? Ano ba yung kanyang mga ginawa? Lalong-lalo na yung may kaugnayan sa buhay mo. Hindi ba't ginawa kanyang kabilang sa isang pamilya? Hindi ba't gumawa siya ng paraan upang ikaw ay magkaroon ng mga kaibigan? Hindi ba't siya ang gumawa upang ikaw ay mayroong matutunan, upang ikaw ay magkaroon ng magandang karera, upang ikaw ay magkaroon din ng sarili mong buhay, gumagawa ang Panginoon ng daan para sa iyo. At sa pamamagitan nito, lubos natin siyang nakikilala dahil sa kanyang mga mabubuting gawa.
Alam naman natin sa panahon natin, ano? Maraming nagpapakilalang mga leader ng bayan. At ipinapakilala nila ang kanilang sarili sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga nasasakupan. At dahil dito, lubos natin silang nakikilala. At dahil doon, napagtitiwalaan natin sila. Sana po, sa pang-araw-araw nating pag-iral, nakita natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Makilala natin ang Diyos sa kanyang mga ginagawa sa atin. Makita natin ang larawan ng Diyos sa mga nakikita natin sa paligid. Sapagkat wala ni isa nang galing sa atin, ang lahat ay galing at buhat sa Diyos. Wala tayong may pagmamalaki, wala tayong maaangkin na atin, sapagkat ang lahat ng iyan ay kanyang ginawa. Ang lahat ng iyan ay nagbuhat sa kanya. Hindi lang basta sa kanya mga ginawa, nagpapakilala ang Diyos. Siya ay nagpapakilala rin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At alam naman natin na ang salita ay naging tao. Ang salita ay naging laman. Walang iba kundi si Jesus. At sa pamamagitan nito, nakilala natin ang Diyos na mayroong mukha. At ang kanyang mukha ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang dakilang pari, ang ating dakilang hari at ang ating dakilang propeta. Nagpapakilala ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga karanasan natin kay Jesus, sa pamamagitan ng kanyang mga mabuting halimbawa, sa pamamagitan ng kanyang mga aral at turo, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya kung nais nating makilala ang Diyos, kilalanin natin si Jesus. Kung nais nating makilala ng lubos ang Diyos, tanggapin natin si Jesus sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sapagkat yaan ang mukha ng Diyos, yaan ang kabutihan ng Diyos, ganyan ang ginawa ng Diyos, at ganyan nagmamahal ang Diyos. At minamahal ko mga kapatid, kung magpasangga ngayon ay hindi natin nakikilala ang Diyos, baka tayo na yung tumatalikod sa Kanya. Maraming paraan na Siya'y nagpapakilala sa atin, nagpaparamdam sa atin, humaharap sa atin, at sana'y unti-unti natin siyang nakikilala. At sa pagkilala natin sa kanya, sana'y matutunan natin din siyang mahalin. Gayun din po, kung nais ninyong magpakita ng pagmamahal sa Diyos, magpakilala kayo sa kanya. Ano man ang iyong kalakasan, iharap mo sa kanya. Ano man ang iyong kahinaan at kasalanan, isuko mo sa Kanya. Ano man ang iyong kakayanan, ialay mo sa Kanya. Magpakilala ka sa Diyos upang mapagtanto natin na tayo ay nagmamahal. At minamahal ko mga kapatid, ngayon sa dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos, unti-unting nagpapakilala ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng sanglilikha, sa pamamagitan ng kalikasan, sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. Nagpapakilala ang Diyos sa pamamagitan ng tao, sa unang tao na si Jesus, sa ating kapwa nagpapakilala si Jesus, nagpapakilala ang Diyos. Kaya sana po sa ating mumunting paraan, sa paglabas natin ng dambanang ito ng Quiapo, unti-unti din natin ipakilala ang Diyos sa ating mga ginagawa, sa ating mga sinasalita, sa ating pakikipamuhay, at sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa-tao at sa sangkatauhan. Ganoon ang nabubuhay sa tatlong persona sa isang Diyos. Ganoon ang isang nagtitiwala sa Panginoon. Ganoon ang isang taong nananalig sa Diyos. Inuuwi ang Diyos sa kanyang sariling bahay. Bitbit ang Diyos kung saan man siya magpunta. Inuuwi ang Diyos sa kanyang mga salita, sa kanyang mga mumunting gawa. Kaya nga sa araw-araw, laging kasama sa ating panalangin ang pangalan ng Santissima Trinidad. Tayo ay lumuluhog sa Kanya sapagkat kinikilala natin
ang kanyang pagka-Diyos Ama, ang kanyang pagka-Diyos Anak, at ang kanyang pagka-Diyos Espiritu Santo. Ang relihiyon natin, ang ating pagiging Kristiyano, ay hindi lamang basta samahan. Ito ay isang relasyon. Relasyon na nagkakaisang diwa. At lagi nating iisipin, kaya tayo narito sa loob ng dambanang ito upang lalo nating pasiglahin at patatagin ang ating relasyon o ugnayan sa Diyos sapagkat siyang unang nagmahal at tumutugon lamang tayo sa kanyang pagmamahal. Kilalanin ang Diyos upang siya'y lubusang mahalin at sa ating pagmamahal matutunan natin siyang paglingkuran sa ating kapwa, sa ating kapaligiran. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsitayin na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, labis ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dumulog po tayo sa Kanya upang pagkalooban tayo ng mga biyayang ating hinihiling. Sa bawat panalangin na ating pong itutugon, San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang iyong Espiritu upang sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pag-alabin mo ang Espiritu Santo, ang Paraklito, sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan upang mapamunuan ang iyong sambayanan ng may katapatan. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalamin nawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng mga nabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kalwalatian, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. O Ama, pagyamanin mo po ang iyong salita upang tuluyang lumago at mabuhay sa amin ang katotohanan at ang iyong Espiritu upang pabanalin kami. Tulungan mo kaming sambahin ka tatlong persona sa iisang Diyos sa pagkapahayag at pagkasabuhay ng aming panampalataya at pagmamahal sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ngayon
at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinapay at palak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat, nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at halak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat, nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuni nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa ng iyong anak at ang Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo, ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak na Espiritong banal, bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sino walang humpay sa kalangitan, kaya pinagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong karihan, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesu Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihatid ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. O Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesu Kristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulusya, hinawakan niya ang tinapay.
Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. O Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasalamat ngayon ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng Ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na aming inaasahang lagi nakikiusap alang-alang sa aming kapakanan. O Ama, ang handog na ito ng aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo po sa panampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod, ang Santo Papa Francisco, ngayon din ang aming mahal na obispong si Jose, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo po, Ama, ang makahilingan ng iyong angkan na ngayon mo'y tinipon mo sa iyong harapan. Ama naming maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumauna at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Alalahanin natin sa sandaling ito ng misa ang mga namayapa nating mga magulang, kaibigan, maging mga pinagkakautangan ng loob. Banggitin nyo ng tahimik ang kailang mga pangalan sa mga sandaling ito. Kami po ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang hanggan. Amen, amen, amen. Lubos ang pagpapakilala ng Diyos sa atin, sapagkat lubos din ang Kanyang pagmamahal. Kaya't lakas loob nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin ang mga kipwedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas kami sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin po ang aming pananampalataya at huwag na huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig na ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace with you po. Peace to everyone. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, inyong pagmasdan si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na siyang nag-aalis ng ating mga kasalanan, mapalatang inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tagapaglikha ng langit at ng lupa, luwalhatiin siya. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad,
sambahin at mahalin. Diyos anak, ibigin siyang tagapagligtas. Ipagdangal si Kristo ngayon at kailanman. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Ipagbunyi sa patnubay, Espiritu Santo, gabay siya ng simbahan, tungong kalangitan. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Tatlong mga persona sa iisang Diyos, dakila na misteryo manahan sa atin. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Diyos ama'y purihin siyang tagapaglikha ng langit at ng lupa, duwalhatiin siya. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Announcement. Ngayon po ay linggo ng Basic Ecclesial Community. Kagnay nito ay magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga gawain at pagpapalaganap ng BEC sa ating lugar at sa buong Archdiocese ng Maynila. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Nang sinuman ang nabubuhay.
buhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagan Bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan mula 0 hanggang 7 taong gulang. Sa mga nagnanais, maaari kayo makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula sa ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Maaaring hanapin sila Miss Shirley or Miss Jocelyn, record staff ng parokya para sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa ay wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard at Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Diocese Shrine of the Black Nazarene. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may panampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Linggo ng BEC, Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayan ng Kristiyano o BEC bilang konteksto at hamon na maisabuhay ng makabuluhan ang aming pananampalataya. Nagsusumamo kami na maging sa gitna ng pandemya at mga pagsubok ay taglayin namin ang alab ng bagong sigla sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya at magsumikap na walang mamagitan sa aming gawain ng paglilingkod. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Halina't humingi tayo ng awa at pagpapala sa ating mahal na Panginoong Nazareno. O mahal na Panginoong Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong kanagsasumamo sa iyo at makamtanawa nila ang inyong katugunan na natanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasanin po ninyo ang mga dala dahil ang mga imahin, larawan at aklat dasalan at sa pamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nilang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kailang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoong nabubuhay ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo gayon din ng inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba
ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at ligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.